Alright, hello, good day sa inyong lahat. Welcome sa panibago na naman nating lecture dito sa channel natin. And for today, pag-uusapan natin ng isang journal article entitled Beyond Initial Attraction, Physical Attractiveness in Newlywed Marriage na sinulat nila McNulty, Neff, and Carney noong 2008. Pero bago ko i-present yung findings ng study na to, let me just share with you interesting ideas na alam natin tungkol sa social psychology of physical attractiveness. Alam nyo kasi itong physical attractiveness is a very busy area of research sa social psychology. Marami talagang mga social psychologists interesado malaman kung ano ang epekto ng itsura mo, ng physical attractiveness mo sa pakikipag-relationship mo sa ibang tao. In fact, isa sa mga foundation idea yan, no, in the field of physical attractiveness, naniniwala tayo that the level of your physical attractiveness influences human relationships. Ibig sabihin, yung kagandahan mo, yung itsura mo, kung gaano ka kagwapo, eh merong epekto yan kung paano ka makitungo sa ibang tao and vice versa kung paano makikitungo yung tao sa'yo. And we have many evidences to support that claim, no? Halimbawa, i-present ko kayo ng 4 evidences. Number 1, physically attractive people are more likely to be treated nicely. Kung gwapo o maganda ka, mas mabait yung tao sa'yo. Kaya as a result, na-enjoy mo ngayon yung mga psychological benefits like maganda self-esteem mo, lagi kang nakukuha sa mga trabaho, mabilis kang ma-promote, kaya mabilis tumaas ang sweldo, and overall gumaganda yung iyong mental health. So in connection to this, kaya na, ngayon naintindihan na natin ba't may mga tao mahilig magpagwapo o magpaganda. They consider physical beauty as their need kasi ginagamit nila yan as a way, as a tool para ma-enjoy yung mga psychological benefits na pinakita ko kanina tulad niyan. Ayan. In fact, pwede mo rin ito i-connect doon sa sinasabi ni Abraham Maslow, Hierarchy of Needs. Kung gwapo o maganda ka, pwede mong gamitin yan para makakuha ng mga needs from the hierarchy. Gusto mo makakuha ng esteem needs? Gusto mo makakuha ng love and belongingness needs? One way to secure those things, eh maging gwapo at maganda ka. You will get those things through people treating you nicely. Kaya wag na rin tayong mabuisit sa mga taong laging nagpapaganda o nagpapagwapo, no? Attempt nila yan para makakuha ng needs from the hierarchy of needs. Number 2, another evidence. Beauty binds people in relationships, especially in early stages. Ibig sabihin, kung gwapo o maganda ka, mas marami nagkakagusto sa'yo. Maraming gusto makipag-date sa'yo. Maraming nag-i-invite sa'yo. Kung lalaki ka, gwapo ka, imposibleng nare-reject ka kapag nagyayaya ka makipag-date. Ayun, because again, people value beauty when it comes to human relationships, lalong-lalo na sa courtship stage. In fact, pwede mo nga i-connect dyan yung love at first sight . Love at first sight is not even love, di ba? It's a very physical concept, no? Kaya nga, sight, may nakita kang magandang tao. Ano yung nakita? Ano yung maganda sa taong yon? Something physical. And yung physical na kagandahan na yon, nami-mistake mo as love. Akala mo love yung nararamdaman mo, pero hindi naman talaga. Nagandahan ka lang sa kanya. In fact, diniscuss yan ng Psychology Today, no, in one of their articles. Let me read. I quote, "In love at first sight, the high value accorded to the other's external appearance is projected onto her internal characteristics." Akala mo lang okay siyang tao. Kinonclude mo na okay siyang tao, maganda character niya. Saan ang galing yung ganun conclusion mo? From physical looks. Inassume mo na dahil maganda siya, maganda rin yung kanyang pangkalooban. But the fact is, you don't know that. Diba? Marami rin mga kanta, nire-reflect yung love at first sight na yan, like Beautiful Girl ni Jose Marichan. Nakakita siya ng beautiful girl. Anong epekto sa kanya? Handa na raw siyang magmahal. O, diba? Kaya again, ang bottom line dito, no? Ang mga taong magaganda, marami talaga silang pinapa-fall. Maraming nalalove at first sight sa kanila. Okay? Another evidence. Couples who are mismatched in physical attractiveness have low levels of satisfaction. So, yung itsura mo, may kinalaman din yan kung magiging masaya ka ba in your relationships or not.
So according to studies, kapag masyadong mismatch yung physical attractiveness ng magjowa, masyadong gwapo yung lalaki para sa babae, masyadong maganda yung babae para sa lalaki, most likely sila yung mga hindi masasaya in the relationship. Kaya hindi maganda na mismatch yung physical attractiveness nyo. Kaya sabi ni Takeuchi, dapat maghanap ka ng mga tao na kamatch mo in terms of physical attractiveness. Kung super gwapo ka, manligaw ka ng super ganda. Kung average ganda ka, sagutin mo lang yung mga average gwapo na nanliligaw sa'yo. Yun. In fact, may term dyan ng mga social psychologists, no? They call this the matching hypothesis. Wherein, ang sinasabi dito, yung choice of mate mo, kung sino ang liligawan mo, kung sino ang sasagutin mo, partly, nakadepende dyan yung iyong physical looks. Alright? So, yung super gwapo, most likely maniligaw ng super ganda. Yung average ganda, most likely sasagot ng average gwapo. Yun yung sinasabi ng matching hypothesis. And last evidence na malaki talaga ang impluensya ng itsura natin sa relationships, level of attractiveness influences a partner's tendency to cheat. May kinalaman din yung faithfulness in the relationship. May kinalaman din, I mean, yung itsura ng tao, whether or not yung partner niya magiging faithful sa kanya o hindi. Sabi ni David Bass, kapag masyadong mataas yung mismatch in the physical attractiveness of husbands and wife, masyadong gwapo yung lalaki para sa babae, masyadong maganda yung babae para sa lalaki, dyan maraming conflicts. At karamihan sa mga conflicts na yan, ang origin, infidelity. And again, logically, it makes sense. Kasi nga, kapag gwapo yung asawa mo, masyado siyang maraming invites, maraming nagkakagusto dyan, maraming lumalandi dyan, kaya lagi kang insecure as a partner, bumababa yung relationship satisfaction mo. Alright? So the bottom line of everything I've reported so far is, malaki talaga ang impluensya ng itsura ng tao sa quality of his or her relationships. So punta na ngayon tayo sa research na pinag-uusapan natin in this video, yung sinulat nina McNulty et al. The research question na gustong sagutin ng pag-aaral na ito is, does physical attractiveness enhance the quality of relationships of the newlyweds? Ang focus nila dito yung mga bagong kasal. Kasi karamihan sa mga pag-aaral in the literature, ang pinag-aaralan mga magjowa lang. And again, in the literature, nakita natin na mahalaga yung physical attractiveness para sa mga magjowa. Ang tanong, yung value of physical attractiveness, mataas pa rin ba? Pinahahalagahan pa rin ba kapag yung konteksto ng relationship, marriage na? O, kaya sila nagfo-focus dito sa mga newlyweds. Ito yung gap of knowledge that they were addressing. Marami ng aral o napag-aralan sa mga magjowa, pag-aralan naman natin yung mga newlyweds. Do they value physical attractiveness in the same way compared to the people who are not yet married, no? Ang hypothesis nila in this study, mahalaga. Vina-value pa rin yung physical attractiveness kahit na married relationships na. So, tignan natin mamaya kung totoo ba yan, no? So, obviously, in this study, yung mga participants nila are newlyweds, 0 to 6 months. Ibig sabihin, yung mga couples dito, kasal sila nang hindi lumalagpas sa 6 months. Kakakasal pa lang nila. So, nangolekta sila ng mga ganyang bagong kasal and then binigyan sila ng mga different measures para masukat natin yung mga psychological variables that we want to observe. Binigyan sila ng marital satisfaction scale, sinukat din yung kanilang physical attractiveness. Paano ginawa yan? Pinicturan yung mag-asawa and then minessure yung facial attractiveness nila through measuring the different parts of the face. Tinitignan kung symmetrical ba yung mga mukha nila. Kasi 'di ba sa social psychology, the more symmetrical your face is, pantay-pantay yung features ng mukha mo between left and right, mas maganda ka, mas gwapo ka. So yun yung definition nila ng physical attractiveness in this study. And they had independent raters for this. Mga experts in computing for the facial physical attractiveness. And then, binidyohan din sila sa kanilang mga bahay just to observe kung paano ba sila makipagtunguhan sa isa't isa.
Of course, with their consent, no? And they were also interviewed in the laboratory. Habang ini-interview sila sa laboratory, yung psychologist nagre-rate kung gaano kaganda yung quality of their interaction in the laboratory, alright? So to make the long story short, after nilang binigyan ng mga ganyan, kinuha na yung mga data, and then nag-run sila ng different statistical analysis. Hindi na natin pag-uusapan dito kasi masyadong komplikado, pero ang bottom line, ito yung finding. The overall attractiveness of husbands and wives are not related to their marital satisfaction. So ibig sabihin, wala masyadong impluwensya yung itsura ng mag-asawa whether or not magiging masaya sila in the relationship. So going back to the hypothesis ng mga authors kanina, na mahalaga ang physical attractiveness sa married relationship, dyan daw nakasalalay kung magiging masaya sila o hindi, ano, mali. Kasi ang sinasabi ng data is, it does not matter. It does not matter kung mas gwapo ba yung lalaki o mas mataas yung physical attractiveness ng lalaki kaysa babae or vice versa, hindi nagmamatter yon in the context of married relationships. Alright, so ulitin ko, ano yung finding? Ang finding dito, hindi factor ang physical attractiveness sa quality of marriage. Bakit kaya? Three explanations. Bakit hindi factor ang physical attractiveness sa konteksto ng married relationship? Number one explanation is kasi sa married relationship, mas nagmamatter na yung actions more than physical looks. Mas mahalaga na yan. Marital satisfaction, hindi na nakadepende sa itsura ng magpartner. Rather, nakadepende na kung paano nila tratuhin yung isa't isa. Yan yung ibig sabihin ng actions dito sa slide. In fact, pwede natin to i-connect sa normative resource theory ni Rodman, 1967, wherein ang sinasabi dito, hindi nagiging masaya ang isang tao in the relationship kapag hindi siya tinatrato ng tama. Merong perceived inequality. Alam niyo yun, kung yung ikaw lang mabait, yung wife lang yung mabait sa asawa, pero yung asawa niya hindi mabait sa kanya. Yun. Nagkakaroon ng perceived inequality, nagpapababayan ng o nagre-result yan sa marital dissatisfaction. Hindi nagiging masaya yung mag-asawa in the relationship. Kasi hindi tama yung pagtrato nila sa isa't isa. So, hindi sinasabi dito na ang marital dissatisfaction nakadepende sa itsura. Again, it doesn't matter. Gwapo man si husband, maganda man si wife, hindi siya masyadong factor whether or not magiging masaya yung mag-asawa. Kasi nakadepende nga yan kung paano nila tratuhin yung isa't isa. Explanation number two, physical attractiveness declines in importance as relationship progresses. Yan din yung sinasabi sa article, no, na kaya hindi na bearing yung kagandahan sa married relationship kasi hindi na siya ganun ka-importante pagkasal na. Nagkakaroon ng transition, no? Nung boyfriend and girlfriend pa lang kayo, mahalaga ang physical attractiveness. But as you mature, as you enter a deeper level of intimacy, kasi husband and wife na kayo, nababawasan na yung value na binibigay natin sa physical na kagandahan. Kung ilalagay natin sa graph yan, it looks something like this, no? Imagine niyo, gawa tayo ng line graph dito. Ito yung importance ng itsura. Nung magjowa pa lang kayo, nung nagliligawan pa lang kayo, mahalaga yan. Mahalaga na dapat na feel mo na nagagandahan ka o nagagwapuhan ka sa partner mo. But then again, as you mature, nung kinasal na kayo, unti-unti, yung value ng itsura ng partner mo, hindi na masyado nagmamatter sa'yo. Ano na ang mas nagmamatter sa'yo? Yung pakikitungo nyo sa isa't isa. Diba? Kung paano ninyo pakitunguhan yung isa't isa, yun yung mas nagmamatter. More than the physical looks. In fact, in connection to that, no, pwede nating gamitin yung pag-aaral ni Simpson. Physical attractiveness of a guy is important for women. Physical attractiveness of a guy also important for women looking for short-term mates. Yung mga babae na short-term lang ang habol, short-term relationships lang ang habol, hindi nila iniisip na magtatagal sila with a guy. For those women, ang binavalue talaga nila physical looks. But this will change kapag yung mga women in this study, tanungin mo kung long term.
yung pangmatagalan, kapag magiging husband mo na, anong mga qualities yung gusto mo? Guess what? Hindi magiging factor yung physical attractiveness. They will look for maturity and some other non-physical characteristics. Gusto nila mabait, gusto nila masipag, gusto nila honest, so on and so forth. So again, ang matututunan natin dito, kapag long-term na yung relationship, mas intimate tayo sa isa't isa, mas mature na, hindi na ganon kahalaga yung itsura ng mga partners natin. So in closing, ano yung mga aral sa buhay na pwede nating matutunan based on this journal article? Number one, huwag natin ibase sa physical attraction yung pagmamahal natin sa isang tao. Huwag natin pinagpapalit yung lust sa love. In our culture today, maraming tao nalilito dyan. Akala nila love yung nafe-feel nila, sa totoo lang, lust. What's the difference? Lust is very physical while love is very psychological. Yung lust, ang gusto mo, yung katawan niya. You are just physically attracted to that person. Pero yung love, attracted ka doon sa psyche ng tao, kung sino talaga siya. Non-physical yan. Oh. At pag pinagpalit mo yan, nalito ka dyan at nakipagrelasyon ka, most likely magiging magulo yung relationship mo. In fact, meron ngang neurobiological foundation yan eh. Sabi ng mga biopsychologists, pag tignan mo yung brain, kapag nakaka-feel siya ng lust versus nakaka-feel siya ng love, iba yung mga brain regions na active. So iba yung mga brain regions na active kapag lust, iba yung brain regions na active kapag love, which tells you na iba talaga ang lust sa love at dapat hindi tayo nalilito dyan. But then again, let me repeat, problema yan ng maraming tao ngayon, nagkakaroon tayo ng mistaken identity. Akala ng marami yung nafe-feel nila love, sa totoo lang, lust. Kaya ano nangyayari? Diyan ang gagaling yung konsepto ng falling out of love. Diba? So, ang taas-taas ng intensity nyo sa isa't isa. Nung simula, nung nagliligawan pa lang kayo, nung 1 month pa lang kayo, nung 2 months pa lang kayo. Diba? Because you are so attracted to each other's physical looks. Pero ano nangyari? Habang tumatagal yung relationship, o unti-unti, diba sa Tagalog, nagsasawa kayo sa itsura ng isa't isa, bumababa yung intensity. Oh, if you call this love, tapos biglang bumagsak yung ganyang feeling mo, ano sasabihin mo? You fell out of love. Doon ang galing yun. Diba? Na fell out of love ka kasi nawala na yung kilig na dati mong nafe-feel sa partner mo. Hindi ka na nagagandahan sa kanya. Anong tawag mo doon? Nag-fall out of love ka, pero sa totoo lang, hindi ka talaga ng love in the first place. Hindi mo minahal yung tao mismo. Minahal mo yung katawan niya. Diba? Kaya delikado yan, no? Yung ganyang nalilito yung tao between love and lust. Alright? So, wag natin pagpalitin yan. Iba yung love, iba yung lust. Number two, pangalawang aral, mas mahalaga ang ugali kaysa itsura, lalo na sa pag-aasawa. Dapat nagkakaroon na tayo ng shift in focus. Diba? Huwag na tayo masyadong nagbibigay halaga sa kagandahan ng partners natin. Lalo na kapag married na. Dapat mas binavalue natin yung mga bagay na hindi physical. Kaya nga sabi ng isang meme, no? Hindi naman lahat ng lalaki ay manloloko. Mas pinili nyo lang yung gwapo kesa seryoso. Ganyan sa kultura natin. We are being shaped to overly value physical looks. Kaya marami mga tao ngayon, kahit kasal na, gusto pa rin nila yung mga partners nila highly physically attractive. Pero para sa mga matitigas ang ulo dyan na mahilig sa gwapo, mahilig sa maganda, according to one study, yung mga taong matataas ang physical attractiveness, guess what? Sila yung mas mataas yung chance na manloko. Sila yung mas maraming extramarital affairs. Kasi mahilig ka sa gwapo, mahilig ka sa maganda. Masyado mong ine-emphasize yung kagwapuhan at kagandahan. Don't get me wrong, no? Hindi ko sinasabing masama maging gwapo, masama maging maganda. Ang sinasabi ko, hindi dapat ganun kataas yung value o yung importance na binibigay natin sa physical looks. Dapat mas binibigyan nating bearing o halaga, mas pinupuri natin yung non-physical characteristics ng mga ng partners natin. Lalong-lalo na pag-asawa mo na. Kaya tignan nyo ang Bible. If there is one thing that the Bible is teaching
about physical attractiveness, huwag nating masyadong bigyang halaga yan. Huwag tayo masyadong tumingin sa itsura. Especially when we deal with other people. Sabi si Peter yan, your beauty should not come from outward adornment such as elaborate hairstyles and the wearing of gold jewelry or fine clothes. Saan dapat? Dapat nasa inner self. Yung kagandahan ng tao nasa inner self. The unfading beauty of what? A gentle and quiet spirit which is of great worth in God's sight. Yan yung dapat natin binibigyang halaga sa ibang tao, especially pag-asawa mo na. So, imbis na purihin mo yung physical looks niya, ang gawin mo, purihin mo yung mga non-physical characteristics niya. In fact, si Apostle Paul in Galatians, mas specific dyan eh. Ano ba yung mga non-physical characteristics na dapat, ito yung definition natin ng kagandahan o kagwapuhan. Love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Yan. Sana dumating yung point na sa society natin, ito yung basehan natin kung yung tao maganda ba o hindi. And last one, number 3, pangatlong aral sa buhay, maayos na trato ang susi sa maayos na pagsasama. Yan talaga yung tinuturo ng study. Kung gusto mong maging masaya in your married relationship, wag mong iasa kung yung partner mo maganda pa ba o hindi. Gwapo pa ba o hindi. Remember, anong sinasabi sa finding? Overall attractiveness of husband and wives are not related to their quality of interaction. Walang kinalaman yung saya nila in their marriage sa itsura ng mga asawa nila. Eh saan nakasalalay? Ano yung nagpe-predict? Ano yung nagde-determine kung magiging masaya ka ba sa buhay mag-asawa, sa buhay mag-asawa nyo? Oh, maayos na trato. Yan yung sinasabi sa data. Yan yung mas nagpe-predict. Kapag maayos yung trato na nila sa isa't isa, mas masaya sila in the relationship. Mas hindi maayos yung trato nila sa isa't isa, mas gusto na nilang umalis sa relationship. Oh, between physical looks at maayos na trato, ito dapat yung inaayos. Pag-aralan nyo mag-asawa kung paano nyo tatratuhin yung isa't isa ng maayos. Hindi yung papogi kayo ng papogi, paganda kayo ng paganda, eh hindi naman nagpe-predict yan ng quality of marriage. It's more on how you treat each other. And again, the Bible is so good in teaching people, especially husbands and wife, how to treat each other well. Sinasabi yan sa Ephesians, diba? So, ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife, loveth himself. Sabi sa mga lalaki, kung paano nyo mahalin yung katawan nyo, ganon din dapat yung pagmamahal nyo sa mga asawa ninyo. Oh. Yan yung maayos na trato. Diba? Kung mahal na mahal mo sarili mo, mahal na mahal mo katawan mo, ganon din yung pagmamahal mo sa asawa mo. Oh. 5 verses after, sinabi na naman to. Pero this time, sinama na yung mga wives. Let each one of you love his wife as himself. Para sa mga lalaki yon. And let the wife see that she respects her husband. Para sa mga lalaki, mahalin ang mga asawa. Ang mga asawa, yung mga babae naman, irespeto yung kanilang mga husband. Oh, kapag in-apply mo yung dalawang principles na yan, oh, definitely, aabot ka doon sa definition natin ng maayos na trato. And remember, kapag maayos yung trato nyo sa isa't isa, sa literature, ang tawag dyan, naaayos nyo yung perceived inequality. Remember, perceived inequality a while ago? Kapag hindi maayos ang trato nyo sa isa't isa, unfair, lagi may nakakalamang, merong lugi, oh, dyan nagsisimula yung marital dissatisfaction. Eh anong gamot dyan? Para hindi magkaroon ng perceived inequality, yun na nga, i-upgrade nyo kung paano nyo pakitunguhan yung isa't isa. As being taught in these 2 passages. Alright? So yun, ang aral, yun ang mga aral na pwede nating matutunan based on this article by McNulty et al. Alright, so kung may mga tanong kayo, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Until next time, hanggang dito na lang muna. Sir Howard here. God bless everyone. Bye-bye.